Nandiyan na pala kayo mga bata. Kumusta? Ang haba ng bakasyon natin, ano? Kayo ngayon ay nasa unang baitang na. Siguradong may bago na kayong guro, kaklase, at mga bagong kaibigan din makikilala. Halina at kilalanin natin sila isa-isa. Kapag bago ka pa sa isang klase, kadalasan ay hindi napakilala ang bawat isa sa inyo. Siguradong nahihiya pa kayong lapitan sila dahil marami ka pang hindi alam tungkol sa kanila. Siyempre, dapat ay ipapakilala mo rin ang sarili mo, hindi ba? Tama. Alam mo ba kung ano ang mga sasabihin mo kung nagpapakilala ka? Alam mo ba kung ano ang mga pangunahing impormasyon na nagpapakilala sa sarili mo? Kaya, magandang araw mga bata. Ako pala si Teacher Joyce. At ako naman si Teacher Gian. Kami ang mga makakasama ninyo para sa HAPIsabela, TELEdukasyon sa Araling Panlipunan, isa. Mga bata, ramdam nyo ba ang pananabik? Ninanabik na rin ako para sa araw na ito. Magaling! Encapsulized Self-Learning Enhancement Tool o CAPSLET ang siyang gagabay sa ating pag-uusap ngayon. Handa na ba kayo? Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at supuin ang COVID-19? Ang COVID ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong virus. Sumasama ito sa talsik ng laway kapag nagsalita, bumahing, o umubo ang taong may COVID-19. Kapag ang droplets na ito ay naiwan sa mga madalas hawakan na bagay, maaari itong pumasok sa ating bibig, ilong, o mata. Maaari tayong mahawa rito. Wala pang bakuna o gamot dito, kaya mahalagang maiwasan ito. Paano? Ganito. Iwasang hawakan ng bibig, mata, at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo at tuyuin gamit ang malinis na tissue o tuwalya. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan tulad ng mga doorknob at switch ng ilaw. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat pag magpupuyat. Stay home! Pero kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask. Siguruhin 1 metro ang layo sa ibang tao at magdala lagi ng alcohol o hand sanitizer. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mukhang sabik na nga kayong lahat. Sa ngayon, gawing komportable ang inyong mga sarili at ihanda ang Araling Panlipunan, unang baitang CAPSLET Quarter 1, Week 1 na tungkol sa pagpapakilala sa sarili. Inaasahan ko na maipapakilala mo ang iyong sarili ng tama. Ngunit bago tayo sasabak sa ating leksyon, may ipapakilala muna ako sa inyo mga bata. Siya si Ginang Luz Mancenido, isang guro ng Busay Elementary School na siyang gagabay sa inyo tungkol sa pagpapakilala sa sarili. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Luz mula sa Busay Elementary School. Handa na ba kayo para sa ating aralin ngayon? Halina't samahan ninyo ako. Ipagpalagay natin na nasa paaralan ka at kasama mo ang iyong mga bagong kaklase. Kilala na ba ninyo ang isa't isa? Siyempre hindi. Ngayon, pakinggan natin ang pag-uusap ng 2 mag-aaral. Pansinin kung ano-anong impormasyon ang kanilang sinasabi sa kanilang pagpapakilala. Pag-uusap ng 2 magkaklase. Kumusta? Ako si Ella Cruz, ang iyong bagong kaklase. Ikaw, ano ang pangalan mo? Mabuti naman. Ako naman si Jay Santos. Inyong napakinggan ang pag-uusap ng 2 bata. Sino-sino nga ba sila? Ayun! Sila ay sina Ella at Jay. Dahil hindi pa nila kilala ang isa't isa, ano ang hiningi nilang impormasyon sa kanilang kausap upang sila ay makilala? Tama! Ito ay ang kanilang mga pangalan.
Ang bawat bata ay may pangalan noong sila ay isinilang pa lamang. Ikaw, ano ang pangalan mo? Ang gaganda naman ng mga pangalan ninyo, nangangahulugan lamang na pinag-iisipan iyan ng inyong mga magulang. Sumasang-ayon ba kayo sa akin? Ituloy natin ang pag-uusap ni Ella at Jane. Ang tatay ko ay si Alan Cruz. Ang nanay ko naman ay si Elsa Cruz. Ang tatay ko ay si Pedro Santos. At ang nanay ko naman ay si Nancy Santos. Sa sitwasyong ito, ano pang impormasyon ang ibinahagi nila sa kanilang pag-uusap? Tama na naman kayo mga bata. Kanila ring ibinahagi ang pangalan ng kanilang mga magulang. Ang bawat bata ay may kanya-kanyang magulang. Dapat kilala mo at alam mo ang kanilang mga totoong mga pangalan. Ikaw, alam mo ba ang kumpletong pangalan ng iyong mga magulang? Sabihin mo nga sa akin ang pangalan ng iyong ama. Ano naman ang pangalan ng iyong ina? Ito'y nagpapatotoo lamang na kilala mo ang iyong mga magulang. Abay, dapat lang! Pakinggan natin muli ang pag-uusap ng dalawang magkaklase. Kailan ka ipinanganak? At ilang taong gulang ka na? Ipinanganak ako noong 19 ng Abril, 2014. Ako ay 6 na taong gulang. Ano-ano ang itinanong ni Ella kay Jay sa pagkakataong ito? Mahusay! Ang araw ng kapanganakan, kasama na rin ang kanyang edad ang mga itinanong ni Ella kay Jay. Ang araw ng iyong kapanganakan ay araw din ng iyong kaarawan. Mahalagang maalala ninyo ang petsa ng iyong kaarawan upang malaman ninyo kung ilang taong gulang na kayo. Ang araw ng iyong kapanganakan o ang iyong kaarawan ay impormasyong hindi magbabago. Ang iyong edad naman ay nagbabago taon-taon. Ikaw, kailan kay pinanganak? Ilang taon ka na ngayon? Napakalinaw ng iyong kasagutan. Ituloy natin ang pag-uusap ng dalawang magkaklase. Saan ka nakatira? Nakatira ako sa Barangay Calvario, Isabela City. Saan ka naman nag-aaral? Nag-aaral naman ako sa Mababang Paaralan ng Calvario. Ito ay matatagpuan sa Barangay Calvario. Ikaw, saan ka nakatira? Nakatira rin ako sa Barangay Calvario. Saan ka naman nag-aaral at saan makikita ang iyong paaralan? Nag-aaral din ako sa Mababang Paaralan ng Calvario. Ito ay matatagpuan sa Barangay Calvario. Ngayon naman, may mga karagdagang impormasyon pa ba kayong nalaman tungkol sa pag-uusap ng dalawa? Magaling! Talagang maigi ninyong pinakinggan ang kanilang napag-usapan. Sinabi nila ang kanilang tirahan, ang pangalan ng paaralan kung saan sila nag-aaral, at maging ang address nito. Ang tirahan, paaralan, at address ng paaralan ay hindi permanenteng impormasyon. Pwede itong magbago. Saan ka pala nakatira? Saan ka nag-aaral? Alam mo ba ang address ng iyong paaralan? Saan iyon? Alam na alam mo talaga ha? Nakakabilib! At dyan nagtatapos ang pag-uusap ng ating dalawang magkaklase. Naintindihan niyo ba ang kanilang pag-uusap? Magaling! Kailangan alam ninyo ang mga impormasyong nagpapakilala sa inyong sarili. Tulad na lang ng inyong pangalan ng inyong magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan, at address ng paaralan. Ang inyong pangalan at kaarawan ay mga impormasyong hindi nagbabago. Importante na alam ninyo ang mga impormasyon na nagpapakilala sa inyong sarili.
Mayroon ding ibang impormasyon na nagpapakilala sa sarili mo na hindi permanente at pwedeng magbago tulad ng tirahan, paaralan, at address ng paaralan. Kaya't mahalagang tandaan ninyo itong lahat. Hanggang sa muli mga bata, sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Ito si Teacher Luz. Paalam! Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panic, takot, at maling desisyon. Nakakasagabal din ito sa mga hakbang ng gobyerno para mapigilan ang lalong pagkalat ng sakit na ito. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Kunin lamang ang mahalagang impormasyon sa mapagkakatiwalaang sites. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka para sa maayos na pagtugon sa health crisis na ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mahusay ang naging pagtatalakay ninyo, Ginang Luz, tungkol sa mga mahalagang impormasyon sa pagpapakilala ng sarili. Maraming salamat po at natulungan ninyo ang mga mag-aaral natin sa unang baitang na maliwanagan sa aralin ngayon. O mga bata, alam ko marami kayong natutunan mula kay Ginang Luz. At dahil dyan, binabati ko kayo dahil napagtagumpayan mong matutunan kung paano magpakilala at kung ano-ano ang mga batayang impormasyon sa pagpapakilala sa sarili. May mga katanungan ka ba? Huwag mahiyang ipaalam ito sa inyong guro sa pamamagitan ng text o Facebook Messenger. Pwede mo rin siyang tawagan. Tiyak na handa niyang sagutin ang mga katanungan ninyo. Mahusay! Sa puntong ito, ipapaalala ko lamang na pagkatapos ninyong mapanood ang palabas natin sa telebisyon, ay huwag kaligtaang basahin ang bahaging alamin at alalahanin o ipabasa ito sa iyong mga magulang kung hindi pa kayo marunong magbasa. Ito ay naglalaman ng mahalagang paalala na may kaugnayan tungkol sa ating aralin. Pwedeng humingi ng gabay sa magulang, nakakatandang kapatid, o sino mang may sapat na kaalaman upang matulungan kang maintindihan ang napakinggan at napag-aralan. Pagkatapos mong intindihin ang bahaging alamin at alalahanin, pwede mo nang sagutin ang bahaging subukin. Tandaan, hindi mo pwedeng sulatan ang capslet, kaya sagutin mo ito sa isang sagutang papel. Huwag kalimutang basahin at intindihin ang mga panuto at mga tanong. Sigurado akong kayang-kaya niyo yan, mga bata! Kaya mo na bang ipakilalang yung sarili ng tama? Siyempre naman! Patuloy na tumutok sa aming programa at abangan ang susunod na episode tungkol sa mga pansariling pangangailangan. Maraming salamat sa pakikinig! Muli, ako si Teacher Joyce. At ako naman si Teacher Gian na nag-iiwan sa inyo ng isang paalala. Maging maalam, maging aktibo, at maging produktibo. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo dito sa HAPIsabela TELEdukasyon. Paalam!